are here at ito po si Miss SP may na-discover. Ano po yung na-discover nyo ngayon? Na ano? Si MacArthur para nagpunta rito sa Gold Coast. Hindi lang sa Cebu, ha? Dumaong din pala siya dito, as in. That's oh, right. Okay. May historic ano pala dito. Kaya sa, dito may historical ano po dito sa Lingayen. Ano, kaya po nababasa natin doon. Ayan, kaya merong di mga tangki-tangki. Talaga naman. Ito po yung mga, ano o, oh, nandito po yung, this monument commemorate those who served and those who made the supreme sacrifice in the Royal Australian Navy during World War II to liberate the Philippines. The brave crews of these warships are remembered in reverence. Marami sila. Ayan, oh, HIMAS, Australia, HIMAS, Arunta, HIMAS, Gascoyne, ano ba yan? HMAS. Let's land, Bordikin. Basahin nyo lang po, marami yan, no? Ayan. Basahin ninyo isa-isa na lang. Ayan. Yan po yung mga bayani natin. Mga bayani na nagtanggol sa atin, mga naval. Ayan. Okay? Sige. So, salute po. Royal Australian Navy yan. Mga Royal Australian Navy. Okay, dito naman tayo. Puntahan natin itong sa loob. Ayun po yung nag-isang malaking tanki doon. Meron din dito. Marami din tayo makikita dito sa loob. Welcome to Lingayen! Woohoo! Tayo. Yan. Yan. Oh, diba? Galing ng ating country. Meron tayong mga ganyan, oh. Pang war. Pang depensa. Gumagana pa kaya yan? Pero wala naman sana, wag naman magka-war. Pero magagamit pa kaya natin yan? Kasi inom pa yan, eh. Ayan, oh. Ayan mga bata, oh. At least nakita nila ng actual yan. And dito rin meron, ibang klase rin. Ito. Dito tanki rin. Ayan, may tanki ulit dito. Ito ang ating national flag, Philippine flag. Diba? Yeah. Red, white, and blue. The stars over you. Mama said, Papa said, I love you. Ang aming bandila. Ayan. Ayan. Ito po. Ang aming bandila. Yung ating, ano, isang tanki dito. May tanki ulit dito. Ayan. Dito laki ng ating ano, yan ba yung ating city hall, laki o, oh, ng Lingayen, laki, ganda. Tapos ito naman, o, oh, sabi nyo jet plane, warplane din yata ito noong unang panahon, eh. Ayan, oh. Dito napinturahan na. Hello, hi baby. So ito, o, oh, grabe, o, oh. Kita nyo, oh. Gaano katibay, oh. Pero na-repair na siyempre yan, yung ibang party niyan. Yan. Ako, bakit kulay pula? Parang Japan ano naman yan. Ayan, oh. Wala namang nakasulat kasi itong ano. Yan yung kanyang ano. Yan si baby. Kaya lalawa yung gulong. Gulong during the war. Magana pa kaya? Mga inot na ikot yung gulong. Ikotin natin ang gulong. Oh, may ikot ang gulong. Malay mo, magagamit na yan. Pero ito kayang LCM. Do not touch. Uy, mataas siya. Hindi mo kamakas. Okay, so let's go to another one. Si little boy, nag-enjoy sa gulong. So, lawak ang anang Lingayen, oh, lawak. Yung parang museum din doon yun. Okay, ito pa yung isa. Mas may mga, may park doon, nag-enjoy mga... mga namamasyal pag nagpahinga.
Anyway, this is another one. This is smaller size. Yan, eh. Oh. Ano kaya tawag dito? Kasi walang English eh. Tingnan nyo, lumang luma na siya. Oh. Ay, grabe. Oh. Grabe. Grabe, tumiikot to. Oh. Paano kaya to gamitin? Oh, grabe. Oh. Oh. Ang laki. Oh, ayan oh. Gagana kaya ulit ito. Panoong panahon ito eh. Yung tao dito aakyat. Ito yung hagdan. Akyat ka dito. Dito. Tapos, aasinta ka doon. Diba? Aksenta mo yan. Oh, ayan. Ooh! I'm here! Baka ako mahulog. Oh, no. Gamit nung gera, World War II. Ayan, kilip nila dito. Ni-reserve nila. Okay, ang haba. Imagine dyan, oh, bala dyan papasok. Basuka, parang basuka na to eh. Hindi basuka yan. Ang tawag kaya dito? Kaya nga lang po magsabi. Kasi wala naman dito nakasulat eh. Ba't may nakasulat para may nababasa? Ayan yung kanyang models. May number pa eh. Yes. Okay. So ito namang puno na to. Tanda na oh. Ayan. Then, dito, meron din ditong ano. Meron dito, parang museum din to. Dito, nakalagay yung mga pangalan ng mga bayani. Saka yung mga some history about here in Langgayen during the World War II. So, yan po nakikita natin. Oh. Punta kayo dito. Yan, oh. Mercy breast the tide. Yan. Supplies are landed. A joint project of the Provincial Government of Pangasinan and Veterans Federation of the Philippines of the Philippines. Oh, ito yung mga ano, the mortars come ashore during war. Oh. Spirit of 1945. Yan, may salamin kasi a river traffic during the war. So grateful friends. To the emancipated. Yan. Voice of liberation. Ayan. So, ito yung mga na natin ng mga pictures na recovered during the war. General Tomoyuki Yamashita, commander of the Japanese 14th Area Army, loads his staff officers out of the mountain of Luzon to surrender on September 2, 1945. The same day Japan itself surrender. So, nag-surrender sila noong 1945. Ayan yung mga ano, oh, sa bundok-bundok. Nag-surrender. Ayan. American officer, including General Wilhelm Steyer, Lieutenant General Jonathan, dami, pasahin na lang natin yung ano nila, basta yan na yung kanilang, ano, ayan, si General Yamashita. Oh, kaya pala may Yamashita treasure, diba? Ayan, para po sa mga hindi nakakaalam, paalam ko po sa inyo na sa lupa ko sa Pangasinan, sa season, sa Taratara, meron po silang ginawang treasure hunt. Next vlog ko po yun, sasabihin ko sa inyo. Nag-treasure hunt sila sa lupa ko dahil sabi nila during World War II yata, yun yung sa Japanese War, meron daw isang truck ng gold na dinala doon malapit sa lupa namin. Kaya maraming nag-treasure hunt sa lugar namin. Philippine foreclosure. During World War II, Abbott Laboratories wanting to aid the war effort civilian. This is the art community with the cooperation of the armed services. They were sent to military activities in the United States abroad. The landing scene. Dami po eh. Hindi ko pa mabasa maigi kasi re-reflect yung ano. Amphibious troop movement. Ayan. Basta basahin na po yung history ng Cubit to their status. Airfield of Lingayen, Luzon. Ayan. Lingayen beats Cumbers air attack. Ayan oh, grabe no, may mga picture pa sila noon yan. Okay. Pakita na lang natin yung mga ano nila. American doctors give aid to the wounded in the mortise area. People came out to cheer. Surrender, Japanese surrender. Oh, kawawa naman yung mga tao noon. As in all American landing, the Philippine people no Filipinos rushed to the beach to greet the liberating forces. In this case, however,
Dr. Balolong of Dagupan rushed to the beach to secure medicines and supplies from the liberators. He was treating the wounded and the dying consequences of the bombing, and his supplies were all gone. The residents of the coastal town of Ingay returned to their damaged home and brought out long hidden American bloods and greeted the liberation with joyful. Ayan, tapos ito yung sa maraming mga wounded talaga. Ayan, ang dami ang ano. Ito yan sa Lingayen. Ito San Fabian, Pangasinan. On the road to the Mortis. Train station, the Mortis was destroyed. Overlooking Rosales Town. Yan. San Fabian. Dun yung auntie ko nakatira Okay. Daming mga pictures. MacArthur inspected the area aboard a borrowed jeep. And si MacArthur, ayan o, nandito rin napunta rin siya ng Lingayen. Yeah, Dagupan reconstruction. Yeah, General MacArthur with some residents at the balcony of West Central Elementary School's Home Economics. Ayan si General MacArthur. General MacArthur o napunta rin dito sa Lingayen. And here, ito o. Ito yung mga supplies. Tons of supplies and equipment were dumped at the shore by the landing forces. And mga supplies. Dami. And Gulf Landing. Yan, the strategic plan of General Douglas MacArthur to set off the liberation of the Philippines from Japanese Imperial forces was accomplished by the 6th Army under the command of General Walter Kruger when they were successfully landed in Lingayen, the Dagupan Sabian area in the morning of January 1945. Yan, kaya dito si MacArthur nagpunta rin. Yan, mga pictures. Lingayen Gulf, MacArthur. General Douglas MacArthur in Lingayen. So, nagpunta rin siya dito. Dami mga pictures. Punta kayo dito para makita niyo yung pictures in the reality. Dami. Ito yan, yung picture to lahat ng Lingayen. Other boats bring back those wounded on the beach. Yeah. Doctors do what they can, but some don't make it and must be buried at sea. Kalungkot. The bombing caused a heavy toll among the local people. Wounded Filipinos were carried out in the area in the native parts. Yeah. Dami. Yeah. Punta kayo dito sa Lingayen para makita nyo itong mga pictures na ito. Ang dami kasi. Oh. Ano yung mga during the World War. Sa Lingayen Gulf yan, no? Oh. Ayan yung area niya, oh. Okay, kaya may mga, ayan pa yung mga na, ano nila, na preserve nila na mga, mga gamit ng war. Okay? Gagay ang ating bandila. Freedom, freedom. Thank you, Lord, for the freedom. Ayan pa yung mga na-recovered na mga, ano, gamit ng World War II. Ang ganda landscaping nila. Ito naman tayo sa baba. Ito yung park. At least hindi mag-park. Ang paglungsad. Sa pook na ito lumunsad si Tagalog yan ha. Sa pook na ito lumunsad si General Carlos Piro Manunong, ikasampu ng Enero 1945. Isang araw matapos lumunsad si General Douglas MacArthur and kataas-taas ang pinuno na akbong magkasanib na Pilipino at Pasipiko sa kampanya ng papalaya sa Luzon. General Romulo na noon ay residente komisyonado sa Estados Unidos siyang ayuda de campo ni General MacArthur. Ayan yan, ang English at Tagalog. Okay? Yes, thank you. Hanggang dito na lang at susunod ulit. So, Philippine Historical Committee, Lingayen Beach. On this beach, General Lloyd Weton landed his troops on November 7, 1898 to cut off the retreat of General Emilio Aguinaldo and General of the Army Douglas MacArthur began his campaign on January 1945 for the liberation of the Luzon from the Japanese invaders. Yan po yung beach. Mapapanood nyo sa next vlog ko. Manang beach, panoorin nyo po sa next vlog ko. Yan. Thank you for watching. Posyate pan mo. Always remember, be happy, keep safe, keep trusting the Lord. Bye-bye. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pinay9Chick. Ako pang ipin-chick lag. God bless.